naman galing Happy Feet at Demon, former TNC. Pero yun na nga, respect ban bro daw. Pero ito, binan out din dito ng Execration yung Tuskar na ginamit kanina ng Admiral, a hero for Boombox. Pero dito pinick out nila yung Razor. Syempre pang scout out na rin ng Hunter in the Night na lumilipad sa punuan. Nandyan yung Plasma Field, plus pag pumalag yung Night Stalker, pwede nyo lang kunan ng damage with the Static Link, plus papalag lang si Razor with the Stolen Damage. Paul Parks, tama. Ano oras TNC ngayon? Kasabay. Si King Giz 1, shoutout sa'yo pare. Magandang hapon. Welcome to the Epicenter. This is Southeast Asia. Again, isa lang po yung makukuha from Southeast Asia. Top 2 teams from each bracket. Yun lang yung kukunin para tumuloy sa playoffs. Ano, ito na tingnan natin. Ano yung next pick up dito ng either teams? Fifth ban, wala pa, pero yung Puck binan out ng Admiral since alam nga nila na si Nando eh, malakas din gumamit ng Puck. Talang dito naman sa side ng Execration, its fifth ban nila will be the Phantom Lancer. Next ban naman ng Admiral, it's the Gyrocopter. So, ayaw na lang medyo makating setup. Syempre, nandyan yung kung na-setupan sila ng magandang Echo Stomp, Earth Splitter, na nahuli sila ng kagandahang execution from Execration, nandyan yung cooldown with the Gyrocopter. So, binanout din nila. Yun yung mga usual heroes na nakakita natin. Nandyan si Tiny, yung Sand King, binanout din pala ng Execration. Kanina, ginamit din to ng Admiral against TNC. Invoker ni... What invoker ni Armel? Execration po versus Admiral to, sir. Pero ito na, tingnan natin kung who will be the third pick for the side of Execration. Check natin. Yo. Set up ba? Ayun. Kala ko hindi naka-set up. Pero yan na. Waiting tayo, third pick. So magandang hapon sa inyong lahat dyan. And tuloy-tuloy tayo. Tatlo yung series kasabay po natin is TNC and Mineski. Winner, chicken dinner. Pero ito, Shadow Chaman, third pick ng Execration. So may maganda na sila pang catch. Nandyan yung shackles ni Shadow Chaman. Nandyan din yung Hex. Plus meron pa sila pang kuha ng Tower Objectives with the Mass Serpent Wards. OD ni Nandi. Pwede. OD ni Nando, hindi pa nababan out. Andito yung Razor, pero pwedeng mapunta kay Gabi. I think it's going to be a Gabi Razor. Or kung na-pick out nga, sabi nyo, yung OD, pwede pa. Sino po nanalo? TNC Admiral? TNC po, 2-1. TNC 1, ngayon TNC, lalabanan po nila yung Mineski. Mineski versus TNC, best of 3 din po tayo. May laro. Yes, may laro TNC. I-multi-twitch nyo. Check nyo sa Kuya Nick. Kuya Nick, WXC. Eto naman, Wombo X. Magkasabay tayo. Dual stream tayo ngayon. Pero eto, Doom. Going to be the third pick for the Admiral. Magandang pang shutdown to sa mga hero, mga core heroes ng Execration. Depende kung anong gagamitin nila. Pero if ever, para hindi makapag-set up yung Execration, pwede lang i-doom out yung Elder Titan. Pwede na i-doom out yung Shaman. Yung Shaman, hindi naman ganun katanki yan. Pwede nilang i-out na agad sa game para mawala na yung Mass Serpent Wards. Pero pwede din yung Elder Titan kasi yun nga, Earth Splitter setup. Eh yung Night Stalker, pwede mong bato void, hindi naman ganun ka... Although na silence mo nga, sabi ko nga may Night Stalker, although na silence mo nga, pero hindi naman ganun ka potential threat yan against Admiral since mas potential threat yung Elder Titan and Shadow Shaman dito sa gilid. Sino po nanalo? Yes, lower bracket yun. Lower bracket po. Lower bracket na to. Yes sir, tama. Boy ka pa rin kanina ka pa madaling araw. Yes, boy ako. Boy na boy. Pero ito, Weaver para sa fourth pick na Execration. So, pwede din nila i-doom. And yung mga pwede nilang high priority targets for the side of Admiral. Siyempre, yung Weaver nga, andyan yung Sukuchi. Pero, if ever naman, usually, uunahin ng Weaver yung Lincoln. So, defensive item against the Doom. Pero, once na-pop naman nila yung Lincoln, nandyan yung Weaver para manggulo sa backlines. DP mid, push strat, Lycan ni Parks.
depende. First time ko lang maikasto si Parks, si Paul Parks. Well, both have good drafts naman. Pero yun nga, may strength and weaknesses din. Pero so far, Doom, good na to para dun sa Weaver. Pero eto, Brewmaster for the side of Team Admiral. So, fourth pick, either ilagay nila dito, panggulo ng carry, bottom lane, ano yan? Top lane, off lane Brewmaster, itatapat mo dun sa carry. So, babatuhan ka lang ng Drunken Haze, lalasingin ka lang with the Drunken Haze, mahirapan ka na mag-farm. Tapos, mayroon pang pangwalis dito. Yung Admiral, nandyan yung Brewmaster split. Tapos, nandyan yung pang-cooldown. Yung cooldown ng Hurl Boulder, 5 seconds. So, every 5 seconds, may reliable stun ka. DP push mid, yes. Ano oras? Yes, alam ko start na po ngayon, pero hindi ko po sure at the moment kung ongoing na. Pero ito, last ban ng Execration will be the Death Prophet. So, kasi yung pa lang, sa Panda Brewmaster pa lang, problema na. Paano pa pag may Death Prophet na napakasakit against the team fight with the Exorcism? So, nandun din yung Silence. Mahihirapan yung Weaver mag-Sukuchi out. If ever na mahuli ng Silence, eh, kawawa tong Weaver. Since hindi naman ganun kataas ng HP ng Weaver, eh, mapupunit lang with the Exorcism. To last ban naman for the side of Admiral. So, Tinker. Last ban ng Team Admiral. So, heavy right clicker damage ang kailangan dito ng Admiral. Nandiyan ay Razor. Tingnan natin kung who will be the last pick for the side of Team Admiral. Hindi ko sure bakit malag. Pero yun na nga, Faceless Void. So, tinanggal nila yung Tinker. Kinuha nila yung Faceless Void. Kasi usually, if ever may Tinker nga sa lineup ng Execration, nandyan yung Laser Blind ni Tinker. So, abot naman sa range. Kung kumuha ng Aghanims, mahihirapan yung Void mag-right-click damage dun sa loob ng Chronospear. So, audio and video is not synced. Oh no, was wrong. Was wrong tayo dyan. Ayan, wait nga. Kapos ko nga lahat to. Ano ba tayo mag-close ng YouTube? Close tab. Close tab. Ayan, close tab tayo. Pero, I don't know kung nangyari dito. Pero, Queen of Pain, another mobility hero, another one to shut down for the Doom with the Doom nga. Pero, eto na, nando on the Queen of Pain, si Paul Parks on the Weaver. So, eto na, game number one, Team Admiral versus Execration. Magsisimula na po to. And ako nga pala si Herbs and I will be your caster for the rest of the series. So, game number one. Ayan na, simula na yung ating draft. Who will proceed and who will make uwi-uwi mamaya. Ayan. Ayan. Naayos na. Shoutouts pala ka dyan kay Respur. Magandang hapon sa'yo. Pero ito, Admiral, ako mga sir, mas okay picks nila. Yun, may pang shutdown nga sila. May pang team fight control sila. Andyan yung Chronospear ni Void. Andyan din yung Brewmaster. Ayan, sabi ni Kian Stress 16, nood lang streaming habang naglalaba. Shoutout sa iyo, sipag mo tol. Naglalaba, usually pag ganyan, ako maglalaba na lang ako. Hindi na ako nanonood ng stream para matapos kagad. Para pagkatapos, eh, rekta nood na. Pero, yun na, kompleto na yung ating picks. Again, wala pong Santino. Kung hinahanap nyo, hindi po tinanggal si Santino. Hindi po siya tinanggal. Nagkaroon po ng accident, motorcycle accident, and hopefully, nasa ospital at nagpapagaling na siya ngayon. So, no pizza party for you. Pabati naman, tito ko, si Lyndon Jason Alcantara. Shoutout sa tito mo. Pero, yun na, game number one. Execration versus Team Admiral. Simula na, best of three ulit. This is the loser-loser. Loser-loser bracket tayo ngayon. At yun, doon naman sa kabila. Meanwhile, habang nangyayari ito, ando naman tayo sa kabila with TNC. TNC and Mineski again. Pero pakilala muna natin yung ating mga players sa side ng Team Admiral. It's Demon on the Witch Doctor. Si Ben-Hur naman on the Kuya Mo Razor. Si RR naman on the Brewmaster. Gabi on the Faceless Void. Si Boombox naman on the Doom. Sa side naman ng Exe. Exe tayo. It's Elder Titan. Elder Titan para kay Kimo. Si Jovit or Paul Parks on the Weaver. Si Nando on the Queen of Pain. Si Grimms para sa kanyang Shadow Shaman. At eto naman si Yatch para sa kanyang Night Stalker. Pero ito. Ah, hindi ko alam.
yan na. Balita kay Santino, wala pa po pero nasa ospital po, nagpapagaling, motorcycle accident po nangyari. Bati naman sa tito, ayan, nabasa ko na pala yan, nabasa ko na yung tito mo. Binati ko na po yung tito mo na napakabogi. Pero ito, Team Admiral na yan, asawa ni Anderson siya, trower agad. Ready G na daw, ready G na tayo dyan. Ayan, so again, loser-loser, epicenter, isa lang yung makakapasok. Isang SEA team lang makakapasok. Unlike sa DAC, dalawa yung kinuha. Dito, isa lang po yung mapalad. Coming from the SEA region. Pero, Wukichu! Ay, kya! Kya-kya! Pembare, walang bari at all. Babati ako kay Kiko. Nanonood kami habang kumakain ng tikoy. Napakasarap naman ng tikoy na yan. Malapit na, Chinese New Year ba? Chinese New Year. Pengi naman dyan. Wala ba tayo tikoy dyan? Ang kukuha lang at i-contest nila dito yung early runes ng Execration, pero we will see. Boombox, sabi nga nila kanina, hindi sanay si Boombox sa hindi aggressive na support. So yan, now with the Doom, tignan natin kung paano yung performance ngayon ni Boombox with the Doom. Abang dito naman sa may bot lane, nandito rin nakabang yung dalawang heroes. It's Paul Parks again with the Weaver, stand in from, coming from S1 Lycos nga, sabi nila. So, nandito rin si Kimo with the Elder Titan. At ito naman din si Nando. Nandito lang. Nandito ako. Naghihintay sa'yo. Pabati po kay Ronico ng FEU. Salamat. Uy, mga ka-FEU. Mga ka-FEU. Power tayo dyan. Mga ka-FEU ko. Pabati Orbs from Tansa, Cavite. Salamat po pala sa pag-accept. No problem. No problem. Basic. Sabi nga, basic, pero dito, may basic din na magaganap. Nandun yung stun, nandun yung jackals, onto the void, pero meron time walkout. Time walkout, Gabi, mga ka-time walkout lang, pero nakabang na doon si Paul Parks with the right click. 5 seconds in, pero hindi na nila itutuloy yung early aggression nila against the Team Admiral. So, Gabi, hello darkness, my old friend. Sabi nga nila, former execration, nagkaharap ngayon. Pero, yan na. It's Kimo, si Boss Kimo on the Elder Titan. Manggugulan lang sa may bottom lane with Paul Parks and Grimms. Abang dito naman sa may mid lane, nandito si Ben Hur against Boombox. Bida man on the Doom, habang nandito din si Queen of Pain. Dito naman sa may taas, andito si RR with the Night Stalker. Pero tingin ko mahihirapan yung Night Stalker dito. Bakit? Babatuhan lang niya ng Drunken Haze. Eh, mahihirapan mag-farm yung Night Stalker. Pero tingnan natin kung at 4-minute mark, magagawa na agad ng rotation yung Hunter in the Night. Pero nandito yung Static Lake on to Queen of Pain. Yun yung kagandahan ng matchup nila sa mid lane. Pwedeng makuha na ng easy damage yan. Pero automatic blink out lang yung Queen of Pain para maputol yung Static Lake. Ito. Mid lane naman. Early harassment coming from Ben Hur dito sa mid lane. Grabe yung pang zone out dito ni Ben Hur on to Nando. Nando mafo-force out yung salve na nakatabi lang dyan. So, na-consume niya na kagad yung salve. One tango away na nga lang for the Queen of Pain. Habang dito naman sa may bottom lane, dito pa rin si Grimms habang Kimo naman scouting lang dito sa gilid at nakaabang ata dito sa minute bounty rune. Habang dito naman Gabi, andyan yung support. Kailangan niya mag-ingat. Nandyan yung Chackles ng Shadow Chaman. Nandyan din yung panghabol ng Weaver with the Sukuchi. Dito naman sa may mid lane, wala namang engagement. Queen of Pain with the double damage rune. Blink niya, it's out for 9 seconds. So wala pang potential kill. Meanwhile, dito naman sa may top lane, andito si RR with the harassment on the Thunderclap. Sabay pa to lang ng ano. Pero eto, mukhang aggressive to si Yadj. Kanina ka pa. Arvel go. Wala si Arvel dito. Nasa TNC. Pero dito, grabe naman yung damage. Right click na ito ni Ventur. Habang eto naman si Nando. So far, keeping up. So far, nahihirapan siya mag-keep up dito sa right click damage ni Razor. Nandyan. Tingnan nyo. 7 to 13. It's 7 last hits against the 13 coming from the Razor. Pero nandyan na naman yung Static Link. Kakulit manipsip na itong Razor now. Level 2 Static Link yung kinuha niya. Level 3. At susunod na siguro dyan, I think it's the Plasma Field. So, lalo magiging problema to for the Queen of Pain. So, may damage na yung Razor. Meron pang may pang Plasma Field pa. Extra damage with the Plasma Field. Dito naman sa may taas. So far, it's 9
and 14 against the Brewmaster and the Night Stalker. Dito naman sa may baba. Dito naman sa may baba. Andito si Kimo with Bon Jovi. Bon Jovi na lang, hindi Paul Parks. Bon Jovi. Nanggugulo lang si Gabby. With the Faceless Void, ilan ang kukunin na team dito? Isa lang po. So, top 2 from each bracket, yun yung ano, yun yung maglalaban para sa playoffs. Pero, to. So far, wala pang first blood. At eto naman, Ben-Hur, tuloy-tuloy lang pagpa-farm habang eto naman si Nando. Nando, now 10 and 18 against the Razor. Eto naman, balik tayo sa taas, 18 din. So, dalawang heroes ng Admiral, lamang na lamang. Para sa leaning phase natin, early leaning phase natin against their respective opponent dito sa may taas. Pero dito naman, Kimo, pull out lang ng Rip Wave. Habang dito naman, kuha lang ng Bounty Rune. Etong si Bon Jovi, pero nandun yung Chuckles, Shadow Chaman, Boombox. Pero nandito si Grimms, medyo nasa delikado. Andun yung Maledict Poison plus the Hadouken. Gabby will take the first blood. And mukhang may susunod pa, Boombox, makakatakas. Pero nandito si Tsukuchi, Tsukuchi Lord Paul Parks with the right click damage. Will take out this Doom dito sa may bottom lane. At Boombox mamatay. 1-1 at the moment. Pero first blood mapupunta sa side ng Team Admiral. Dito naman sa may taas. Hunter in the night. It's 4 minutes in. Gabi na naman. Gabi ng lagim. At hindi pa oras para umikot. So, kukuha muna siguro siya ng level 6. So, either may umikot dyan para tulungan mapatay yung Brewmaster bago makakuha ng panggulo. Or, eto naman. Dito tayo sa mid lane. Nandito yung Shackles. Rotation from Execration. Nahuli si Ben-Hur. Ben-Hur dropping low even with a stolen damage. Pero mamamatay sa kamay ni Hatch. Pero eto, nando naman. Makakakuha ba ng return kill? Pero the Shackles. Onto na Shadow Shaman. Nandun yung paralyzing cast. Bouncing out. Nandun yung Hadouken. Boombox. Mabipick off si Nando. Dito sa may backlines. Queen of Pain will fall. Pero dun na matatapos yung aggression netong Execration. At the moment, it's 2-3. Naparotate nila yung Night Stalker since nighttime nga. At yun, nabigyan naman ng space tong Brewmaster sa may top lane para mag-farm at makakuha ng level 6. Ayan, primal split. Saan po si Carl na aksidente po? Ilan kukunin? Isa lang. Isang team lang po kukunin dito sa match na ito. Pero yan. So far, so good for the side of Execration. Pero na lahat ng network nandito sa side naman ng Team Admiral. Pero ito si Pogi sa lahat, Ben-Hur, apat yung nirotate nila doon. So nabigyan ng space. Pero ito din, naparotate naman din si Gabby. Nakakuha naman sila ng kill, return kill with the Queen of... What's the rank of Queen of Pain? Hindi ko sure. Kunin yung... Kunin ko na yung di makukuha ang team. Diyos ko. Kukunin mo na yung di makukuha ang team. Maganda yan. Magandang idea yan. So, ito, dito naman sa may top lane. Ito na yung rotation coming from Bidaman. May Hadouken yan. Nandito naman yung Doom. Infernal Blade. Nandyan na rin yung Primal Split. And Hunter in the Night will fall. With a rotation from Doom. Boombox. And Yatch. Yatch will fall sa kamay ni Boombox. Pero dito naman sa may mid lane, may rotation din. Return kill from Execration. Nandito yung Echo Stomp. Dropping low si Ben-Hur. Nandun yung Shackles. And then the rest, nagang si Kimo. Nagang dito si Ben-Hur sa may mid lane on the Razor. Pero hindi na kailangan yung tulong dun ni Yatch. Napatipi lang dito sa may mid lane. Pero mukhang sila naman yung babalik sa top. On going on to this. Walang Bruce Split. So pwede nilang palagan yan. Habang ito namang Doom, yung Doom natin, still at level 4, pero yun na, alis muna daw, sabi ng Team Admiral. Boss Orbs, kailan laban ng TNC mamaya? Ngayon, ngayon na. It's ano, it's TNC versus Mineski po dun sa Kuya Nick page. So, gusto nyo mag-multi Twitch at exclamation mark multi. Ano? Nangiinis ka, Jamzy 1007. Nangiinis ka. Ban ka dito. Joke lang, biro lang yan. Pero yun, back to the ballgame tayo, 4-4. Gabuhok, pero eto na naman yung gabuhok. Gabi na naman, gabi na lagim. Nandun yung stolen damage. Pero the Echo Stomp
From Kimo, nandun na naman sa may gilid. Ilang beses na sila naliligtas with the Echo Stomp. Laging on point yung Echo Stomp ni Boss Kimo. Kaya nagagawa nila ng setup tong Admiral. Pero ito, pumapalag dito si Ben-Hur. Nandyan yung Eye of the Storm. Pero the Sonic Wave and the Echo Stomp will finish off Ben-Hur on the mid lane. Habang dito naman, Doom, dropping low. Boombox will fall as well. And it's 4-6. Execration leading the kills with 2. Sabay, yun na nga, 4 for the side of Admiral. Pero eto, inyong problema dito sa side ng Admiral. Pag wala ng Panda Brew Split, mataas cooldown. Napakataas ng cooldown, pero yun din. One time, big time combo to for the side of Admiral. Pero kung makakuha naman sila ng magandang setup, maganda rin yung kill potential nila. Since andyan nga yung Razor, andyan yung Static Link, andyan din yung Plasma Field. Pero hindi, ilang beses na siya na-rotatean eh. Ilang beses na siya na-rotatean ni Kimo. Tapos lagi pa siyang out of position dito sa mid. Nandito sa baba. Tapos gabi, Hunter in the Night. Wala silang vision. Ang vision nasa side ng Execration. Wala din silang wards dito. Ay hindi, may wards sila dito. Pero usually, nakikita nga natin, dito nang gagaling si Kimo. Sa left side. Hindi dito sa right side. Basic. Basic lang. Pero what's words, Kuya Nick, ba magkakas na kiss ni Kalb? Si Kalb. Si Kalb po. Pero ito naman, itong Weaver onto RR. Pero RR, now online yung primal split niya. I think yung Weaver lang. Pero doon, I think pa, mamamatay din si Demon doon sa may bottom lane. Will be picked off by the Witch Doctor and then Faceless Void. Hindi niya nakomit yung Chrono Spear. Weaver, yung Weaver nila dito. Pwede siyang kumuha ng, I think, item na pwede niyang kunin. It's the Diffusal Blade para mabawasan din yung mana ng Panda Brewmaster. Since Panda Brewmaster, kailangan ng sufficient mana para makapag-brew split, eh yun yung kailangang item call ng Weaver. Depende lang kung anong gusto nilang approach dito. Yun lang naman yung nasa isip ko. Diffusal Blade. Laking tulong din nun against the Brewmaster. Pero eto naman. Ang bida man. Boombox now at level 5. Medyo half. Kailangan niya pa ng enough XP para makuha yung kanyang Doom. Pero eto mukhang smoke from the side of Team Admiral. Andito yung Panda Brewmaster. Panda Split na dyan din. Mukhang iyan siyang target nila. And Chrono Spear kunumit na kagad dito ni Gabi. Pero andito yung Echo Stomp. Kimo, mapipigilan yung aggression ni Brewmaster. Pero nandito si Faceless Void with the Body Blocks onto the Night Stalker. And Night Stalker will fall. Hindi na nila pinatagal. So, every resources na kailangan ng Admiral para makapick off lang, whether it's a support or support, whether it's a support, kukomit na ni Gabi doon yung Chronosphere. Yun nga lang, the next team fight na maganap dito, wala silang Chronosphere at almost 2 minutes. Pero ito, makakakuha pa ata sila. Tower objective. Meanwhile, dito naman din, Master Pit Wards, kinumit din dito sa may top lane. It's a tower. Tier 3, Tier 1 tower for a Tier 1 tower bottom lane and top lane. Habang dito naman, TP ni Gabi, medyo late yun na nga lang. Nag-responde sila, nandyan yung Weaver with the Sokuchi, nakalayo na sila ng maaga, wala silang panghuli with the Chrono Spear. Pero once na mag-online yung Doom, medyo okay-okay naman na. Pero dito naman sa may mid lane, eto, stolen damage onto the Queen of Pain, now with the 63 static link. Pero ngayon, wala na namang wards, andito na naman si Kimo sa may right side ng mid lane. Pero Kimo, alayo muna. Pero dito, onto the Doom. Na-Doom out itong si Yaj. Pero ito, Sokuchi, time-lapse out lang. Nandun yung Panda Brew Split. Pero tanong, kung mapapatay ba nila tong Weaver? Pero nandun yung Hurl Boulder. Sokuchi out. Pero Sokuchi, yung Weaver, makakatakas. Pero Boombox will fall onto the hands of Grimms. Pero ito, may susunod pa ba? Andito yung Queen of Pain. Blink forward onto the Panda Brewmaster. Pero hindi enough. Panda Brewmaster lumalaban onto Nando. Nasaan yung blink out? There it is. That doon. Pero nandito naman si Ben-Hur para back upan yung Brewmaster niya. Tanong kung papalag ba? Papalag ba? Hunter in the Night. May double damage. And then the Sonic Wave plus the Earth Splitter will finish off Ben-Hur on the Razor. At RR, susunod pa, mamamatay din si RR. This is not looking good. Pero Death Ward coming from Demon, makaka-blink out lang yung Queen of Pain. Pero dito naman sa may gilid, Hunter in the Night, humahanap pa ng next kill, double damage against the Demon. Nandito yung Echo Stomp, pero Demon on a killing spree, mapipick off niya yung Queen of Pain. Pero so far,
na-pick off din nila itong Witch Doctor. Pero ito, Wings naman, Mass Serpent Wards, nandiyan na naman sa online na naman for the side of Execration. Asan yung fight? Walang fight Rika, pero yan, top of the network natin so far, it's Gabby on his Faceless Void, now going for the Shadow Amulet or Shadow Blade. So, hindi niya balak mag-farm. So, kukuha muna siya ng Shadow Blade. Either makapag-commit siya. Kung may team fight, kung kailangan siya sa team fight, either online yung Chronosphere niya at mag-commit siya sa team fight na ginagawa ng Execution with the Admiral Squad. So, ito sa may top lane naman. Nasaan yung Doom? Hindi nabutan, pero may boulder yan. Itong si Doom, katakas lang. Sukuchi out lang for Bon Jovit. Loser, loser po to. Si Chris Jero Mendek. Loser, loser po to. It's Admiral and Execration. Yung winner, winner, it's TNC and Mineski ulit. Ito, may rotation. Nice patan. Nakater of the night. Mawawala ka agad dun si Witch Doctor. Demon will fall. Chronosphere committed. Infernal Blade onto Yaj. Stolen damage. And mamamatay dito yung Night Stalker. An easy return kill for the side of Team Admiral. Kita nyo naman, kinukumit lagi ni Gabby itong Chronosphere niya sa Night Stalker. Yun, since gabi nga, Gabby tayo dyan. Gabby so far so good. Meron ng Shadow Blade dito naman sa mid lane. Pumapalag si Ben-Hur, pero nandito si Grimms with the Chuckles. Pero the Earth Splitter, mamamatay na naman si Ben-Hur. Ben-Hur will fall now with 0 and 5. Pero at the same time, may makakapatay sa magkabilang mapa. Mawawala dito yung Kuya Mukimo. Pero dito naman, Doom pumapalag. Doom up to Weaver. Pero makakapatay din. Ito si Weaver, nandun yung stun. Doom will expire at makakatakas. Itong si Bon Jovit with the Weaver. Pero dito naman sa may mid lane, mukhang meron pa. Hindi pa tapos. Sabi ng Execration, now 10 and 13. At 15 minutes in, Blink forward on the Demon. Scream of Pain. Mawawala doon. Yaj will take the kill. At dito naman, may hahabol pa ba? May hahabol pa ba? Ngayong gabi, wala na. Pero Queen of Pain, out muna daw. Nandyan yung Razor. Pero may blink out. Basic lang. Basic lang. May regen rune pa. Yun. Blink out lang. TP. TP out. 16 seconds. TP out. Ako, walang vision. Sayang. Wala silang vision. Naman tayo dito sa gilid. At dito, Hurl Boulder with the Golem from Doom. Pero may extra lockdown sila. Wala silang Doom. Makaka-blink out yan. Pero nandun yung stun. Umabot. Pero alam nila nandun yung Queen of Pain. Pero wala na silang follow-up. So, pinabayaan nila may TP yun. Queen of Pain safely will TP out. Now, it's 10 to 14. At 16 minutes in. Pero yung network lead nasa side ng Execration. Extra Arcane Rune naman para dito kay Boss Kimo. Habang dito naman yung Boombox now at level 6 going for the Spirit Vessel. So, pang pa-extra kunat na rin, pang patay na rin ng tanky heroes tulad ng Elder Titan at yung Night Stalker. Dito, bottom lane, Bon Jovit, Weaver going for his, ayun na nga, Linked Spear. Malapit na yung Linked Spear at 16 minutes. At yun na, sabi ko rin kanina, kailangan niya ng Diffusal Blade. Pero dito, pumasok si RR, mamamatay yung Shadow Shaman. And then, the Elder Titan, isang magandang blink coming from RR, the Brewmaster. Plus, safe pa siya doon, meron pa siyang Primal Split. Pero eto naman, Demon, may ispatan, Silence, wala nang Void, and makaka-TP out lang. Pero dito, mid lane, binabakbak na ng Team Admiral. Pero dito naman, bottom lane, Chronosphere, nandun, mahuhuli itong si Kuya Mawiver. Plasma Field is there, and he will fall. Walang time para makapag-timelapse out yung Weaver. So, 13 to 14, unti-unting nahahabol ng Team Admiral. Sino po nanalo ng first 10 kills? Hindi ko napansin. Pero dito, top lane, all doomed up. Itong
pero mukhang hindi sulit. So, hindi nga sulit. Ayun, nag-expire lang yung Doom niya. So, wala na naman Doom. Si Doomringer, Boombox, now at 2 minutes. Pero ito, mid lane, babakbakin na ng Team Admiral. A tower objective naman, sabi nila. Pero dito naman sa may gilid, andito yung Mass Serpent Wards ni Shadow Chaman. Andito rin si Yatch with the Night Stalker. Pero yun na. Out muna daw, sabi ng Team Admiral. Exec first 10 kills. Salamat, salamat kay Lay Rezos 04. Salamat sa pag-update. Hindi ko rin napansin yung first 10 kills. Ito, Shadow Blade. So, extra damage. So, next item talaga nito ni Faceless Void. Wala siyang balak mag-farm. Yun nga, kung balak mo mag-Battle Fury, magpa-farm ka until the late, going into the late game. Pero sabi nga ni Void, sabi nga siguro ni Void, mahihirapan sila since aggressive nga yung lineup ng Execration. Pero dito, Earth Splitter onto the panda. Nandun yung Paralyzing Cast. Mabur-burst down. Etong si kuya mo, Shadow Chaman. Pero nasan? Nasan yung Primal Split? Hindi niya kinumit. Mamamatay with the right-click damage coming from the Weaver. Habang eto naman, the chase is on. Onto the Witch Doctor. Andito rin, Echo Stomp. Kukunik. Pero Paralyzing Cast nagbabounce. Pero hindi enough to save his life. One job it. Now a double kill. And plus, a tower objective for the side of Exe. Itong Weaver, napakasakit na. Malapit na yung kanyang Linked Spear. So, minus one problem na para sa Doom. Either ipop muna nila ng... Ayan, may pump-up naman sila. Andyan yung Hurl Boulder. Andyan yung Static Link. Hindi ko lang sure kung nabibreak. Pero, nandyan yung Static Link. Andyan din yung... Ayun, yung Drunken Haze. Dami nilang pwedeng iba to, pero kailangan muna nila i-pop yun, yung Lincoln, bago nila ma-doom up or hulihin nila ng Chrono Spear, yung Weaver. Weaver slowly but surely farming up some damage dito sa side ng Execration now. Still at 1k network lead. Dito naman sa may gilid, Graves. Wala pang Mass Serpent Wards habang ito naman, tuloy-tuloy lang pagpa-farm. Queen of Pain now with the 14 Malevolence. So far, wala pang pangtanggal. Ito si Faceless Boy going into his Manta style pa lang. Pero ito, Panda Brewmaster na silence up. And then, the Chrono Spear onto the Queen of Pain. Queen of Pain will fall. Nandun yung lockdown. Pero at the same time, umabot. Umabot pa. So, wala siyang time para makapag-blink out. That's a big kill for the side of Team Admiral. Ayun, lumipat na yung, lumipat na yung network lead. Team Admiral. Nandito naman, Bug Ben-Hur. Echo Stomp will missed out, pero double damage to. Target nila si Gimo. Walang katakas-takas. Ben-Hur nawa na killing spree. May susunod pa. Andyan yung Death Ward. And then, andyan din yung Maledict Poison. Pero ito, si Kuya mo, RR. Hindi na kailangan mag-blink it, pero Demon will take the kill. Habang ito naman si Weaver, wala pang masyadong mana to re-engage against the lineup of Team Admiral. TP out ng Matic. Itong si Kuya mo, Shadow Chaman. Pero, ito. Dito sa may bottom lane tower objective na siguro to for the side of Team Admiral. Ito. Green, makukuha yun. Nakakuha na nila yung tower. Basic lang. Kala ko nakatingin ka dun sa kabila, Axel. Kala ko nakatingin ka dun sa kabila. Sino lamang sa kabila? Pero again, it's 21 minutes in. Lamang na lamang po. Ito, lamang po ng 2K Network League. Yung Team Admiral. Pero, yun na, sino ba? Uy, TNC! TNC power! Power na yun dyan! Updated! Pero ito, balik tayo dito sa may bottom lane. Bottom lane pushing in naman. Itong Execration at Ratdoto nga daw, sabi nila, dito sa kabilang side. Itong TNC versus Mineski. So, yan na. Yan at yan na po. Dito naman, Gabi. Now with the Shadow Blade. Medyo nakakatakot nga daw dito eh. Kasi, mamaya. Pero eto na nga, Mass Serpent Wards dito sa may bottom lane. Kinumit na. Andito, tinutuklaw yung torre ng Team Admiral. At we will see
Makukuha nila ang free tower takedown para sa side na execration, pero nandyan yung silence na lockdown yung Doom. Doom will fall. Sonic Wave sa mukha. Nakomit na. Death Ward will be laid down. Mawawala yung dalawa na sa 2-for-1 exchange at the moment. Time lapse out lang itong si Weaver and it's in favor of Team Admiral, pero at 2-for-2 ang naganap doon. Mawawala. So almost an even trade, pero show fight, recap tayo, pero dito nahuli etong si Grimms and mega kill for Kuya Mo Ben Hur. Now with 5-5, kanina starting niya is 0-5 ngayon. Started from the bottom, now we're here nga daw, sabi nila. Nanalo na ba TNC? Hindi pa po. Currently, nananalo pa lang. So lamang sila against Mineski dun sa kabilang stasyon ng Kuya Nick. So, abangan nyo po, silipin nyo na lang multi-twitch or silip-silip na lang tayo dyan. Pero, ito na. Tayo dito sa ballgame natin. Ben Hur coming back with a big loss. Sa mid lane, ilang beses siya nag-gank. Ngayon, Ben Hur unti-unting nababalik at nakabawi. Now, with the Manta style. So, pantanggal ng silence ng Queen of Pain. Andyan yung pantanggal din ng Void ni Nightstalker or Hunter in the Night. Pero Admiral, malakas Admiral. Alalahanin nyo sino yung nagdala sa TNC dati nung panalo. Kasama nila si Demons nung time na yon. So hindi nyo po pwedeng maliitin yung Admiral. Nandyan si RR, nandyan si Gabi, former exe. So promising yung lineup nito. May laban. They took game 1 against TNC kanina na paabot pa nila ng best of 3. So yun. Yan ang lakas ng Admiral. Pero ito, lakas ng Admiral nga ba? Nandyan yung Chronosphere. All to 2. Damage nandun. Mawawala yung Shadow Shaman. Kimo will fall. And killing spree for Gabi. Meanwhile, unstoppable streak para dito kay Ben Hur. Pero on to the mid lane naman. Bakit walang camp? Wala muna tayong camp ngayon. Mamaya na tayo mag-camp pag nag-start na. Pero ito, mid lane tower, binabakbak na. Habang ito naman, Queen of Pain try to creep skip it out. Pero may natitirang creeps para sa side ng Admiral. Huma-high ground na sila 24 minutes in. Fortification kinumit na, pero dito naman sa may bottom lane, mukhang makikipagsabayan na itong execution against Team Admiral. Pero napakabilis, may damage na yung Weaver. Pero ito, napatibi back. Primal Split, nandyan. Hurl Boulder, onto the Nightstalker, will he survive? Dito naman sa may gilid, napato ng Hurl Boulder. Nandun yung Network Kinomit, pero na-cancel neto ni Nando. Silence Drop, etong Witch Doctor. Pero ito, Queen of Pain, nandun yung hold. Nasaan yung follow-up? Nasaan yung lockdown? Pero he will break away. Pero nandito si RR, try to follow it up. Nando will fall with a basic right click from RR. Saan ka pupunta? Maglasingan tayo dito, sabi nga ni Eric. Sabi nga ni Brewmaster. Maglasingan tayo dito, sir. Pero, eto. Balik tayo dyan. Balik tayo sa ballgame, mga sir. Naglasingan sila dun eh. Sabi ng Queen of Pain, uwi na ako. Sabi ng Brewmaster, alika dito, maglasingan tayo sa puno. Naku, napakasarap. Naglasingan yun, nalasing. Nakangkang yung Queen of Pain na Brewmaster. RR is doing it nga, sabi nga nila. Pero, eto naman. Gabi. Now, next item niya, meron pang Aegis Advantage yan. Aegis of the Immortal Go. Meron na rin Manta style pang blackout ng Silence, ng Orchid Malevolence, at sabi ko nga, yung Void. Ben Hur naman. Ben Hur, Manta style, going in for his Shiva's Guard. So, extra armor na rin, extra teamfight control since may mga right clicker heroes nga na sila na masasakit na, tulad ng Weaver, tulad ng Queen of Pain, tulad din ng Elder Titan, na pag bumalik yung spirit, babatukan ka talaga. So, good na yan for extra right clickers. Pero eto tayo, eto kinukuha na nila yung shrine, outer shrine ng exe. Nakuha na nila dito sa may bottom abang may natitira pang isa. Pero dito sa mid lane, buhay na buhay pa yung mga barracks ng exe. Mid lane naman, balik tayo dito. Defusal Blade, next item neto ni Faceless Void, going into his BKB. Meanwhile, co-op naman, may BKB na rin para
mabawasan, makaiwas man lang siya dun sa paralyzing cast or any stuns available coming from the side of Team Admiral. Ito, mid lane, nandito din si Gabby. Gabby. Meanwhile, bottom lane, pinupush out ni Paul Parks with the Weaver. Pero ito, tower objectives nga daw at Rax, sabi ng Admiral. And the first lane of Rax will fall at 27 minutes in for the side of Admiral. Walang contest ginawa dito yung execution. And now, medyo too late na. And nakakuha na. Pero ito, hanap. Mukhang fake back lang ba? Fake back pa to, sabi ng Team Admiral. Tumatambay pa sila dito, pero Night Stalker again. Nighttime advantage gaming tayo, pero may smoke na paparating. Kanino ba yun? Ayun, asan yung smoke? Ngayon, di niya pa nakukuha. Kala ko may smoke na agad sila. Pero eto, may mami-meet up dito sa gilid, Grimms, mais patamba nila, pero wala ata silang vision. Pero andito na, Gabby, with the right clicks. And then, Grimms will fall the basic. Right click from Demon will take out the Shadow Chaman dito sa may taas. At eto na, mukhang execration gusto nang pumush in. At makakakuha na sila. First lane of Rax will be out dito sa may mid lane. Mukhang gugusto pa, gumugusto, execration. Nasaan yung defense nyo? Pero andito na si Nando, naka-ready with a Sonic Wave. Pero ito, binabakbak na nila yung tower. Andito na si Ben-Hur with a Static Link, Shiva's Guard. Damage, masyadong masakit. 192, 198, mawawala dito yung Night Stalker. Walang buyback, pero nandito yung Queen of Pain. Pumapalag dito naman sa may backlines. Kinangkang yung Weaver. Godlike for Ben-Hur. Started from the bottom, now we're here nga. Pero eto na, buyback, and GG will be called. Hindi pa natapos, hindi pa nakuha yung throne. GG for execration. At eto na, nakuha ng excess. Oh, good game, well played for the side of execration. Game number 1 mapupunta sa side ng exe. So may next pa tayo, best of 3. It's execration again versus Team Admiral. Doon naman sa kabila, silipin nyo, TNC versus Mineski. Sino labang Zell? Si TNC 16-23. Shoutout pala dito kay Cut Lover. Orbs, namiss kita. Nako, namiss mo ako, asa rin. Huwag kang papakita sa akin. Huwag papakita sa akin. Pero shoutout sa'yo. Magandang hapon. Exe, talo po Exe against Team Admiral. So, meron pa tayo next game. Best of 3. Tingnan natin kung makakabawi si Execration against Team Admiral for game number 2. Or, baka matanggal na po kung sino man. Pero, ang bracketing kasi natin, set A, set B. Top 2 teams magpo-proceed sa playoffs from both bracket. Pero, eto! Balik na tayo. Short break, magbabalik po kami here at Wombo X Combo. Hashtag literal 20.